kwento ng isang nanay. Sabi ng isang nanay, sumakay daw siya sa jeep one time. Pupunta siya sa palengke. So nag-jeep siya. Pagpasok ng nanay, sa loob ng jeep, may nakatabi siyang babae na umiiyak. So ganyan talaga yung mga nanay minsan, ano, nakikialam. Sabi ng nanay sa babae, "Ineng, bakit ka umiiyak?" Ang sabi ng babae, "Kasi kanina meron akong 500 nahulog, hindi ko na makita. Wala akong pangbayad sa pamasahe ko." So sabi ng nanay na yon, sabi niya, "Huwag ka nang umiyak. Ako ang magbabayad ng pamasahe mo. Kasi sa church namin tinuturo, pag blines ka ng Diyos, dapat maging blessing ka rin sa iba. So ako na magbabayad ng pamasahe mo. Kasi kanina pag akyat ko sa jeep, may nakita akong 500. Okay? So ibibless din kita. And I share that with you because sometimes the best stories, yung mga nakakatawa, nakakalungkot na mga kwento, nanggagaling sa mga nanay yan. And it is always a blessing to be able to live with your mother. Okay? Now, before we go to that, I would just like to reflect upon this day, the events we are celebrating today. I believe this is not an accident that our topic today is about love. Yung gospel natin talks about love. And at the same time, we are celebrating Mother's Day. Okay, hindi aksidente yan. And in our gospel today, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, that sincere obedience can only come from true love. Kung sino ang nagmamahal ng lubos sa Diyos, siya rin ang genuinely, sincerely can obey the commandments of God. Amen? And what is the commandment of God to us? Does anyone know what does God command of us? Sabi ni Jesus, "If you love me, you will keep my commandments." To keep means to hold dear and follow and obey. Yun ang ibig sabihin yan. Sabi ni Lord, "If you love me, you will hold dear." Pagbibigyan mo ng halaga yung mga utos ko, and you will obey it. That's why one of the trait of true love is prompt obedience. Okay? Yan ang karakter ng tunay na pag-ibig na makikita sa tao. Meron siyang tinatawag na prompt, agad-agad na sumusunod. Hindi yung wait lang, mamaya na. Pag ikaw'y nagmamahal, kung anong inutos sa'yo, agad-agad ginagawa mo. Okay? And as we speak of this, the necessity for us to love God, because if we cannot love God, we cannot obey His commandments. And if we do not obey the commandments of God, there is no life in us. Walang buhay. Sabi nga ni Jesus, "You know the commandments. You will be blessed if you obey them." Okay? You will be blessed if you obey them. But how can we obey the commandments of God? Ang hirap kaya, Father, ng commandments ni Lord. Mahirap talaga sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo nagmamahal. Amen? Kung nagmamahal tayo, umiibig tayo sa Diyos, ang utos niya ay napakadali. Amen? Amen? Nung nangliligaw pa lang
yung mga lalaki, hindi pa kinakasal, nang liligaw pa lang, kahit anong iutos ng babae, tatawirin nila yung pitong bundok, lalanguyin yung pitong dagat para masunod lang yung utos ng babae. Pag sinabi ng babae, "Oh, napagod ka ba?" "Hindi." "Wala yun." Hindi napapagod dahil umiibig. Etong sinasabi ni Lord. We have to nurture and cultivate our love for God first. Kaya may mga tao na sasabi, "Father, struggle ako, hindi ko magawang utos ng Diyos." Sabi ko, ang struggle mo hindi yung pagsunod. Yung struggle mo is hindi mo alam mahal ka ng Diyos. Because if you know and understand in your life that God truly loves you, you will fall in love with God. Amen? Ang problema, wala tayong oras. We don't take time to really contemplate and realize that God really loves us very much. Mahal na mahal tayo ng Diyos, pero wala tayong oras na pag-isipan yan. Kaya minsan nababaliwala natin yan. We take it for granted that God loves us. And because we don't realize and understand that God loves us, we don't love God back also. Hindi rin natin minamahal ang Diyos. And because we don't love God that much, we don't obey. Nahihirapan rin tayong sumunod sa Kanya. That's why the challenge for us today is for us to take time. It takes time to really ponder. Kaya yung iba nga nagigising ng maaga kasi busy, masyadong busy. They take time. Pinuputol nila yung length ng tulog nila, iniiksian nila yung tulog nila, so they can have time to just think of how much God loves them. Because the more you realize, the more you understand how much God loves you, you fall in love with God also. Mas lalo kang nai-in love sa Diyos. And it is the genuine love that you have for God that will cause you to obey God sincerely in your heart. Sabi nga nila, ang kailangan ng Diyos sa atin ay obedience. Kaya sabi niya, "If you love me, you will obey me." That is the sign of your love for God, your obedience. Not our compliance. Amen? There is a greater sin than disobedience. Disobedience is a sin. Pero merong isang kasalanan na mas malubha sa disobedience. And what is that sin? The sin of compliance. Sumusunod ka sa Diyos hindi dahil mahal mo siya. Sumusunod ka lang dahil nakikinabang ka sa Kanya. Kaya pag yung inuutos ng Diyos sa'yo sumasang-ayon sa gusto mo, okay. Pero pag yung utos ng Diyos ay hindi mo gusto, at dahil nakikinabang ka lang sa Diyos, wala ka namang pagmamahal sa Kanya, hindi mo sinusunod. Yan ang compliance. It looks like you're obeying, but you are obeying not from a heart that truly loves God, but from a heart that only wants to take from God. Nakikinabang lang. Hindi naman tunay na nagmamahal. So, my dear brothers, my sisters, I want you to understand today that love is not just a character of God. Love is not just an attitude of God. Love is the other name of God. Pangalan ng Diyos yan. So let me repeat that para maintindihan natin. Love is not just an attitude of God. Love is not just a character of God. Love is the other name of God.
That is who God is. He is love. Amen? And today, as we celebrate Mother's Day, we have to understand that a mother is a good picture of love. Pag nakita mo yung nanay, maiintindihan mo yung sinasabing pagmamahal. That's why even Jesus, as a human being, yung Diyos natin naging tao, as a human being, He has to learn love from a family. Kahit Diyos siya, at dahil naging tao siya, kailangan niya matutong magmahal sa isang pagmamahal ng pamilya. Kaya palagi kong sinasabi, the first teacher of Jesus, yung unang teacher ni Jesus, sino? Ha? O bakit niyo hindi sinasabi? Allergy yung bibig natin pag sinabing Mary. No? Ayaw natin. Alam mo ba yung tawag ni Jesus sa kanya? Ima. Mama. Okay? And there is a new picture of the Blessed Mother, ang tinatawag ng Nuestra Señora de la Leche. Makikita mo, kalong-kalong niya si Jesus sa picture na yan. At yung baby Jesus, dumidedis sa kanya. Totoo ba yan? Eh, hindi mabubuhay ng matagal ang Panginoon natin. Hindi lalaki yan kung hindi dumedis sa nanay niya. So a mother is a picture of love because a mother is, number one, a nourisher. She nourishes. Amen? A mother is a teacher. And a mother is one who sacrifices. So, ang daming mga bagay na makikita natin sa nanay. But these are the three things I would just like you to see. Number one, a mother, she nourishes. Okay? She teaches. And she sacrifices for her loved ones. Nung namatay yung nanay namin, nag-usap kami magkakapatid and our father, nag-meeting kami kung ano ang ilalagay doon sa kanyang puntod. What will be the title that we will write? So nag-isip kami, and our eldest, sabi niya, etong ilalagay natin, Maria Nuni San Jose Peñalosa, a teacher of love. Kaya pag pumupunta kami doon sa libingan ng nanay namin, yan ang nakasulat. And we all agreed, because the lessons I have learned about love, I learned first from my mother. Tinuruan kami. Pag nag-aaway kami, talagang papaluin niya kami. Kasi hindi daw pwedeng magkapatid mag-aaway. Dapat sa magkapatid nagmamahalan. At itong sabi ng nanay sa amin, pag nag-away kayo, magkaka-end of the world na. Guguho ang mundo. Kaya natatakot kami mag-away. Baka gumuho ang mundo. But the lesson she was teaching us is don't fight. Learn to settle your differences in a loving and respectful way. No need to fight. Pag-usapan nyo lang. And we all learn from that. Kaya kaming mga kakapatid, minsan merong miscommunication, may mga misunderstanding kami, pero hindi talaga mag-aaway kami. We will never. I will never fight with my siblings. And that is one of the lessons we have learned from our mother. She taught us well. Okay? Sa mga nanay dito. Okay.
The mother is also a picture of someone who would nourish. Someone who will build up his children, not only physically, but spiritually and mentally. I remember when I was in grade school, meron akong inferiority complex. Nahihiya ako tumayo sa harap ng tao. Kaya yung talent ko, pangbahay lang. Yung boses ko pag kumakanta, pang banyo lang. Because I'm afraid to stand in front of people. Until when I was in grade 3, nung nagkaroon ng contest sa linggo ng wika, may contest kami, mag-speech ka, magtutula ka. So merong contest from grade 1 up to grade 6. Okay? Paggalingan yan sa pagtula. So sinabi ng teacher namin, sino ang magre-represent sa grade 3? Wala. Grade 3 na ako nun, wala. Yung grade 1, meron na. Grade 2, meron. Grade 4, grade 5, grade 6, meron na silang contestant. Ang grade 3, wala. So nang nalaman ng nanay ko na walang nagbo-volunteer na contestant sa grade 3, my mother volunteered me. So tuwang-tuwa yung teacher namin kasi ang sabi ng nanay ko, yung anak ko magaling. Sasabak yan sa contest. Ay, iyak ako ng iyak kasi tatayo ka in front of everyone, grade school and high school, manunood sa contest na yan. Hindi nga ako makatayo sa classroom eh. Sa stage pa ng school namin. Etong sabi ng nanay ko, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. So every day, dadalhin ako ng nanay ko sa palengke. Pag namalengke siya, sama ako. At doon sa palengke, sasabihin niya sa mga kaibigan niyang nagtitinda doon, pakinggan yung anak ko. Iyak ako na iyak. At doon sa palengke, magtutula ako sa palengke. Iyak ako ng iyak. Pero pagkatapos ng tula na yan, ang dami kong candy. Kasi yung mga nagtitinda, bibigyan ka. Minsan uwi pa nga ako, may buko. So my mother would do that every day. Pupunta kami sa palengke, magtutulo ako sa harap ng mga tao. And true enough, nang dumating na yung contest day, nung pumunta na ako, sabi ng nanay ko, sige, mag-contest ka doon. Makikinig lang ako dito sa balkon kasi yung bahay namin malapit sa school. Pag may mga contest, may mga affair sa church, may trompa yan, naririnig yan sa bahay. Sabi ko sa nanay ko, ma, sama ka. Sabi niya, hindi ako sasama. Baka matakot ka. Yun pala siya yung takot. Takot na takot siya. Hindi matiis ng nanay makita yung anak na matalo. E yun ang kinatatakutan niya. Pero hindi niya talaga pinaramdam sa akin. Sabi niya, mananalo ka anak. Pumunta. Dito lang ako sa bahay, nasa balkon ako, yung may balkon kami. Pag nakaupo ka doon, maririnig mo yung nangyayari sa school. So nandun ako. Kaya naalala ko pa yung speech ko. Ang speech ko noon is Manuel L. Quezon. Hanggang ngayon, memorize ko yung first line. Bayanit Pangulong nagmamahal sa bayan ang kanyang sandata. Yan. Pati yung pagkurog-kurog at limog nga ron, turuan ako at nanay ko karon. So nakabarong ako. Nandun na. May malaking number ako dito. Kasi bunot-bunot yung number. So sa murang edad, I was in grade 3. I stood in front of the people. Ang dami. Ang gagaling ng mga kalaban ko. Pero dahil believe na believe yung nanay ko, akala ko talaga magaling din ako. Yun pala, sabi lang ng nanay yan. So I stood there with the confidence
that my mother has built up in me. Nag-speech ako, and true enough, I won first place. Talo yung grade 4, grade 5, grade 6. Kaya nung umuwi ako, dala ko yung medal. Okay? Tuwang-tuwa yung nanay ko. A mother is one who nourishes his children to encourage them. Okay? Yung nanay yan ang trabaho, sige nak! Sige nak! Ang gwapo mo nga! Kaya minsan meron talagang tao na nanay lang ang pwede magsabi, gwapo. Okay? A mother was someone who would nourish. Kaya nagre-reklamo yung mga anak na babae. Kasi pag yung nanay kausap yung anak na lalaki, alam mong sinasabi niya, nak, tama yan. Ang gwapo mo talaga. Huwag mong kalimutan yan. Magaling ka. Ganyan yung nanay sa anak na lalaki. Pag sa babae naman, ganyan ang nanay. Ano ba yung damit mo? Palitan mo yan. Pangit. Sabi ng mga anak na babae, mama naman, pag si kuyang kausap mo, gwapo mo anak. Tama yan. But the mother never fails to nourish her children. Instinct or part ng nature ng nanay niya. And like I've said, a mother is also a teacher, is a nourisher, and a mother is one who sacrifices. Right? Okay. Pag sinabi natin yung nanay is one who sacrifices, wala nang pinaka-sinungaling tao sa mundo kundi yung nanay. Sinungaling talaga ang mga nanay. Diba? Wala nagre-raise ng kamay. Nako, baka hindi kayo makauwi ng bahay. Ang nanay ganito, sinungaling yan. Pag konti yung pagkain, marami ang kakain, anong sinasabi ng nanay? O kumain na kayo, busog ako. Kumain na kayo, kainin nyo yan, ubusin nyo yan, ha? Busog ako. Pero nanginginig sa gutom yan. Kasi alam niya, pag kumain siya, hindi kakasya sa mga anak niya. Kaya sinungaling eh. Sinungaling talaga. Kain kayo, sige, kainin nyo, ubusin nyo yan. Ikaw ma, halika na ma, sabay ka. Hindi, busog ako. Doon ako sa kusina. Ayaw niyang umupo at harap yung mga bata kasi maglalaway siya. Ay pupunta sa kusina. Anong gagawin sa kusina? Iinom ng maraming tubig. Sinungaling. Minsan, sabihin ng nanay, oh, ba't hindi ka pa natutulog? Eto nanay ko to. Matulog ka na. Eh, umiiyak ako. Sabi ko, dami ko pang assignment. Hindi ko pa nagagawa. Papagalitan ako ni teacher bukas pag hindi ko natapos. Inaantok na. Sabi ng nanay ko, matulog ka na. Matulog ka na. Magpipray ako, magkakaroon ng milagro. Gigisinin kita ng maaga, matatapos mo yan. So, tulog na ako. Pagising ko sa umaga, eh, late na. Sabi ko, ma, hindi mo ako ginising, hindi nang gawang assignment. Sabi niya, may milagro anak, tapos na yung assignment mo. Sinungaling. Okay? Nagising ako, tapos na yung assignment ko. May gumawa. At tinatanong ko, sinong gumawa nito? Kasi tinitingnan ko yung handwriting, pareho ng handwriting ko. At sinong nakakaalam ng handwriting ng mga anak? Sino? Ang nanay. Kaya palaging forgery ang nanay eh. No? The mother is a picture of a sacrifice. That's why if love is the other name of God, the mother is the image of that love. That's why pag may isang nanay, nahahalikan niya ang anak niya. When a mother kisses her child and the mother says, I love you,
Ang tunay na ibig sabihin niyan is God bless you. Because God is love. So pag hinalikan ka ng nanay mo at sinabi ng nanay mo, I love you, ibig sabihin, may panalangin yun. Arinawa, pagpalain ka ng Diyos, anak. May God bless you. Yan ang ibig sabihin ng halik ng isang nanay. Now today, may we learn the lessons. Tatlong bagay lang ang hinihingi ko sa atin. Pakita natin yung pagmamahal natin sa mga nanay natin. Let us show our love to them in three ways. Okay? In three ways. Number one, serve them. Paglingkuran nyo sila. Nung bata pa tayo, yung nanay, katulong. Katulong sa bahay. Kaya sabi ko sa tatay, mga tatay, ang swerte nyo, nung nag-asawa kayo, meron kayong katulong. Pag nagkasakit ka, may caregiver kayo. Pag nagugutom kayo, may kusinera kayo. A mother is everything. That's why, especially for those who have aging mothers, serve them. Okay? Mahalin nyo sila at serving them. Second, respect them. Amen? Respect them. Alaman na natin, pag tumatanda na yung mga nanay natin, at minsan may karamdaman pa, hindi na nila maintindihan ang sarili nila. And sometimes they get cranky. Huwag na nating sabayan. Okay? Respect them. Honor them. Kaya yung Ten Commandments, ang utos ng Diyos, na notice ninyo, the Ten Commandments, who can memorize the Ten Commandments? Kaya minsan nabibreak natin yung commandments, hindi natin alam eh. Hindi natin memorize. The Ten Commandments, the first four commandments is about God. Diba? You will not bow to any other gods. I am the Lord your God. You shall not make for yourself any idol. Do not misuse the name of God. Remember the Sabbath day, keep it holy. The first four commandments is all about God. And the next commandment, pagkatapos sa Diyos, anong sabi kaagad? Honor your father and your mother. Yun kaagad. Pagkatapos ng Diyos, nanay, tatay kaagad. Okay? So respect, respetuhin yung mga nanay. Mahalin sila by serving them and honoring and respecting them. Itong araw, sabi ko, walang nanay na maghuhugas ng pinggan. Walang nanay na maglalaba. Walang nanay na maglilinis ng bahay. Pero bukas, marami siyang trabaho. Okay? Dami niyang trabaho bukas. Walang tutulong sa kanya. Love your mothers by serving them, honoring and respecting them. Number three, and the most important of all, and I end here. Dito ako magtatapos. Give your mother assurance. The best na pwede mong maibigay sa nanay mo, eto. Sabihin mo, galing sa puso mo, sabihin mo sa nanay mo, Ma, Nay, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. That's the best gift you can give to your mother. Nay, huwag na huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Say that with your heart
That's the best gift you can give your mother on Mother's Day. Amen. Please stand.